So yun, no, isang maulang hapon sa inyo, no, mga kalapatids. Welcome dito sa Basel of TV. So for today's video, papakita ko sa inyo yung ating mga bagong breeder ngayon na dumating, ano, galing uli kay Sir Alvin Malihan. And then papakita ko sa inyo na nagawa na tayo ng isa pang breeder cage para sa ating mga idadagdag na breeder. So yan, ano muna tayo, weather broadcast muna tayo, mga kalapatids. Medyo makulimliman yung ating panahon ngayon, kung mapapansin nyo. Ayan, no. Medyo madikim at katitila nga lang ng ulan dito sa amin. Hindi na kapagpatukan na rin para ako, mga kalapatids, ng ating mga alagang ibon dito, no. So ito, papakita ko na sa inyo yung ating mga bagong breeder. And then yung ating ginawang breeder cage, no. Kung gusto nyo ko samahan, tara. So ito muna, mga kalapatids, no, bago tayo dumako doon sa ating mga papakita sa inyo. So ito, ginawa natin sila nung parang box perch na DIY lang, mga kalapatids. Ayan, no, sa ganun na mas maganda tignan. Kaso nga lang, parang napapasama pa yung ating pagkakalagay. Pero ganun pa man, duduksungan pa natin doon sa kabila. Tapos alisin na natin itong mga perch nila dito. So ito yung bago nating ibon dito, mga kalapatids. Itong kak na to. So mamaya, papakita ko sa inyo yung kapares niya. Nandun sa may bago nating breeder cage. So i-condition ko muna yon kasi nung nilipat sila kahapon, ganoon din nangyari sa mga nauna natin breeder na nilagay dito, inaway. So nangyari, nagkasugat yung ulo, pinaghiwalay ko muna silang dalawa. Then sila yung dalawang ilalagay natin na kak. Yung mga hen natin is nakasalang na. Ay, kukondisyon na lang natin, mga kalapatids. And then ito, yung bago nating young bird na galing sa ating kaibigan. Ayan, mamaya papakita ko rin sa inyo kung bakit ganun siya nakaupo lang, ano. Kasi madumi pa yung ating flyer slope kasi nga nag-uulan. So hindi tayo makapag-gilis ng ayos. At ito, papakita ko na sa inyo, mga kalapatids, yung sa kalawang natin, nakapares niya. Eh yun, nung binalik ko na dito, binigyan ko na sila ng maghapon, mga kalapatids. Yan na yun, magpares na sila. So nilagyan ko na sila ng pugad. If ever na magkastahan sila or magmate sila, eh meron na silang pugad, mga kalapatids, ano. So si Love Girl is wala ngayon, mga kalapatids, nasa Tanawan. So nagpasabay tayo ng isang salaan, ng sa ganun pag maglalagay tayo, magbibitay tayo ng buhang, hindi tayo manghihiram sa ating mga kapitbahay. So ito nga yung ating bagong breeder, mga kalapatids, galing kay Sir Alvin Malihan. So sinop natin to sa ating native na manok. So ito isang mukhang to, medyo matanda na to, mga kalapatids, pero sana may similya pa, no, makapagpaputok pa siya ng isa pang kahit malang makapagpa-inakay tayo dito sa dalawang to. So maganda daw lahi na ito, mga kalapatids, daw sabi nung may-ari. So di rin tayo sure, pero makikita nyo, mga kalapatids, sa yan, sa ilong tsaka doon sa matanong kape, talagang medyo magulang na, matanda na, mga kalapatids. So sana may maibuga pa siya ng konti. So sayang, maganda rin itong hen, mga kalapatids, para din pala silang may ring. Then dito naman, possible na mangitlog na rin itong ating siputol. Ano, sa ating putol na hen, possible na mangitlog na yan. So siguro mga 2 days, so hindi ko pa rin sure, mga kalapatids. Pero naglagay na ako ng pugad na yun nga, once na baka umitlog na eh, may nakaready na sila dyan, mga kalapatids. Eto nga, yung ating bagong breeder cage, no. So syempre yung ating tagagawa na si Kuya Onel, no, kapatid ni Love Girl. Ayan, DIY lang, nag-assemble lang kami dito ng konting bubong. Tapos ito is mapapansin nyo, kulungan to ng mga native na hen o yung mga paitlogan ng mga inahin sa farm. So galing din to sa tropa natin kay Petong. Itong kulungan na to. So yung, ito yung gulungan, mga kalapatids, ng itlog. Pag once nakukunin na, i-harvest yung mga itlog, eh dito nagulong. So ito nga yung kapares ng ating checkered na nung nilagay sa breeder cage, inaway ng inaway. So nilagay ko na dito, nung sa ganun, hindi maging territorial, mga kalapatids, yung kak. No, kasi pag once na yung kakan nilagay natin dito, magiging territorial yon. So mangyayari, aawayin itong ating ilalagay na hen. So mas maganda siguro kung hen muna yung ating ilagay, no, maging territorial, hindi masyado maging agresibo yung kak na ilalagay natin. So dito sa kabila, ito yung sinasabi ko na kapares nung malaking ilong doon, mga kalapatids, yung ating online homer. So possible na online homer yun kasi kita naman sa ilong, mga kalapatids. So ito yung, pansin yung kanyang ulo, medyo may sugat-sugat pa. Kaya nilagay ko muna dito, no, sa ganun, maging territorial din siya. So once na inalagay natin yung kak, eh, hindi na masyadong agresibo, ano. So yan, halos kakatapos na sila patukain, mga kalapatids, iba yung mga patukaan. Mamaya-maya ko na lang dilinisin. Kaya di pa masyado na ulan.
So yung ating trapdoor, ganun pa rin mga kalapatids, hindi ko pa rin nagagawa ng paraan. Kasi naghahanap pa ako nung payong, yun na lang muna siguro gagawin kong trapdoor para sa kanila mga kalapatids. Yung sa payong, tapos plastic bottle mga kalapatids, sa ganun meron tayong pang trap sa ating mga kalapate. Once na nagpapaloplay tayo, hindi sila labas-pasok sa trapdoor, no? At yun mga kalapatids, bala ko sanang gawin dito sa breeder cage na to, sa isang hilera yan, dito ko na lang sila ilagay. Yan mga kalapatids, para isang hilera na sila dyan. And then dito yung dalawa, para isang, pag tayo magpapatuwa, hindi na harap likod mga kalapatids. Ano, dito na lang natin ilalagay yung breeder cage, nabubulol pa. Kaso nga lang, pag uulan, ito wala ditong bubong, kailangan may bubong dito pa ganito mga kalapatids. Para sa ganun, kung umulan man, hindi mababasa itong ating breeder cage. Kasi dito mga kalapatids, mahirap pag may mga tao dito, naaalog itong ating breeder cage. So possible na pag may itlog to, maalog yung mga itlog nila mga kalapatids. Ano? Then dito, may mga natulo din pala dito sa yero mga kalapatids. So yan, makapasin nyo, basa-basa itong yero. Ayan, basa. So tumutulo din doon sa patukaan nila, na nalalagyan ng tubig yung kanila mga patukaan. At ito yung sinasabi sa inyo mga kalapatids, na pag may tao dito sa kubo na to, at yan nga, pag umupo sila dyan mga kalapatids, ito medyo na ano to eh, na ganun nga mga kalapatids, na baba. So nabubundol itong ating breeder cage. So naalog, medyo wala itong masyadong brace, kaya medyo maalog, no? Kaya bala ko nga ilagay sila dito sa ganun, pa letter L sila mga kalapatids. Yun nga, kaso lalagyan pa natin ng bubong dito para hindi sila natutuluan ng tubig. Kasi yan, medyo mga kalapatids, makikita nyo may mga butas, kaya basa itong yero. At ito, natulo dito, kaya natutuluan din yung kanila mga patukaan. So yun nga, no, mga kalapatids, yung naging setup dito sa aking loft. At ito nga, hindi pa natin pa rin nalalagyan hanggang ngayon ng tawag dito, ng trapdoor. Kasi naghahanap pa ako ng payong mga kalapatids na parang ganun, no? Yun, yung ganun, yung pahaba. Kukunin natin yung kawad dun, and then sya natin ikakabit dyan sa ating trapdoor. So yun, all in all, maganda naman mga kalapatids para sa akin yung naging setup dito, no? Halos pang alaga lang din naman, kasi kung meron lang ako mga kalapatids na magandang breeder, no? Yung may mga linyadang kalapate, mas maganda sana makasali na ako ng club. Yun na rin talaga yung plano ko nun, yun na rin talaga yung gusto kong mangyari nun dati pa, nung nagkakalapate pa rin ako dati nung itong nagdaang taon. Kaso yun nga, nung naubos yung mga kalapate natin, nag-out na talaga ako kasi tinamad na ako. At ngayon, nag-alaga ulit ako mga kalapatids, ano? So salamat naman sa mga tropa natin at saka sa mga kalala natin na nakuhaan natin ng breeder, ano? So ito nga mga kalapatids, ipapakita ko sa inyo yung young bird natin na nakuha doon sa tropa natin. Sa ganun, makikita nyo kung bakit siya nakaupo lang, no? So kukunin ko lang siya mga kalapatids, hindi ipapakita ko sa inyo. So bala, ito yung ating young bird na galing sa ating kaibigan, ano? So nagka-diferensya siya simula nung young bird siya mga kalapatids. Possible hindi walang buhangin yung paso. So nangyari, naging ganito mga kalapatids, yung naging nano yung mga buto niya. Kumbaga, ito napunta to sa likod niya mga kalapatids, nakaganyan. So hindi na siya nakakalakad. Ayan o, mapansin nyo, nakaliko yung kanyang sa tuhod. So sayang, ang ganda pa naman ng kulay mga kalapatids, oh. Ayan o, mapansin nyo, nakaliko yung buto niya din sa tuhod. So pagka nandun siya sa loob, sa sahig, nakaganyan mga kalapatids, oh. Ayan, nakaganyan lang siya. So sayang, ang ganda ng kulay. Hindi ko alam kung parang Milky Bar o Danbar, hindi ko alam kung anong kulay nito. Comment nyo na lang mga kalapatids, no? So sayang. So nasa 1 month old na nga pala ito mga kalapatids, itong young bird na to. So ang magulang nito mga kalapatids, yung pinakita ko kanina, yung may sugat sa ulo, and then yung nasa flyer slop na yung malaking ilong mga kalapatids, ito yung kanilang young bird. So isa lang daw yung napalabas. So sayang, ganda ng kulay, oh. Kulay, hindi ko alam. Comment nyo na lang mga kalapatids kung anong kulay na ito. So may sing-sing din siya mga kalapatids, comring. So ito yung inakay niya yung mapansin nyo, nakaliko. So hindi siya nakakapaglakad, nakaano lang siya, nakaupo lang, no? Ayan o, ayan o, kita niya mga kalapatids, ayan o, kaganyan lang siya. So sayang, ang ganda ng kulay. So possible dun to ng
Kaya yung ganito rin yung paa niya dahil dun sa walang buhangin yung paso. Kaya yung mga paa niya, mga kalapatids, is nadulas dun sa paso, nabuka ka siya. So hanggang sa lumaka siya, naging ganun na lang yung kanyang paa. Sayang, ganda. Babalik ko na mga kalapatids, hindi natapusin natin itong video, no? Babalik ko lang ito. So ayun nga, no, yung ating young birds, so sayang. Ganda sana ang gawing flyer mga kalapatids, kaso mayroon siyang diferensya. Hindi ko na rin natanggihan, no, nung binigay sa atin yung ibon na yun, alagaan ko na lang kahit paano kasi sayang naman kung i-out natin, ano. So ayun nga mga kalapatids, hanggang dito na lang itong ating video. Maraming salamat sa panonood. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Then huwag nyo na po kalimutang i-hit yung notification bell dyan sa baba para like yung updated sa aking mga bago pang ilalabas na video, no. So road to 700 subscribers na tayo mga kalapatids. Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lang, no. Isa uling maulang hapon sa inyo lahat. Lagi mag-iingat. Maraming salamat sa panonood. Bye!